I'm so sorry sa mga first takers. Ha. It's not that I don't love you. I do. I love all of you. But it's just that my heart has a very biased taste for retakers. No, noon pa man, eh, talagang may part ng puso ko na gustong-gusto lagi na ang maging klase ng student ay mga retakers more than the first takers. But of course, I thank you. Kung first taker ka man at nagtiwala ka sa review group namin at din nandito ka, I really thank you from the bottom of my heart. Okay, wag ka sana magtatampo kung maririnig mo sa akin lagi na retaker. It's just because from my experience, eh, mas marami po ang medyo naliligaw ng landas pag retaker. Medyo mas lumalayo ang loob nila kay Lord pag retaker. Parang ang, kumbaga, ang pagkakabagsak nila sa exam ay parang itinuturing nilang hindi sila love ni Lord. So gusto ko sana maging isang paraan para maibalik sila. Okay, kaya talagang may part ng puso ko na tuwing lumalabas ang resulta ng board exam, sila ang una ko naiisip at hindi yung mga pumapasa. Kasi, you know, given na yun eh, kapag pumasa ka, masaya tayo, pero kailangan din maramdaman ng iba na hindi pa pinagbigyan na, uy, pagsubok lang to. It's just one phase of our lives and we can still have a rebirth if we do things right with God. This time with God. And this time with whatever God wants us to have, wants us to know, wants us to learn, wants us to improve. Alright? I'm not saying na dapat ay hindi po tayo nalulungkot pag tayo po ay bumabagsak. Siyempre bilang tao, tayo po ay pwedeng masaktan, tayo po ay pwedeng magtampo, tayo po ay pwedeng lumayo ang loob. Pero may choice rin tayong maniwala at magtiwala na kahit po na medyo nakakasakit, na basagin ka ni Lord ng paulit-ulit, kung yun naman ang iyong price to pay para magkaroon po ng mas magandang blessing sa future, eh kung ako po ang nasa posisyon nyo, ipupush ko po kayo na okay lang yan. Umiyak ka ngayon, pero mas maraming halakhak later. Okay? So, it's not easy and it's not immediate. It's going to be a process and there will be times na medyo matigas ang ulo mo at talagang ayaw mo. Pero I will do my best in this group with the help of course of God's grace to let you have that faith again in yourself and in God. Because I believe that everything that happens in our lives will always have a reason. A reason that may not be clear at the moment because you're hurting, because your emotions cloud your thinking, all right, and your heart, okay? But we will get there. Together, we will get there. And together, we will pray for your rebirth. Hindi porke bumagsak ka ng ilang beses na or pang isang beses pa lang. Kasi marami sa inyo din, maraming beses na rin bumagsak at hindi talaga maintindihan kung bakit. No, hindi porke, hindi pa kayo napagbibigyan, eh wala na po kayong karapatan. May kailangan lang po talaga tayo matutunan. May kailangan lang talaga tayo maipakita kay Lord. Okay, and it will be given to us in the right time. Okay, so if you give God a chance, you will have your rebirth soon. So that's how the Phoenixx up symbolizes my love for the retakers. But please, please know that I do love all of you. Okay, and I thank you for being with us in this journey, for choosing to be with us, and again, for listening to me. Okay? Kasi meron ka naman choice na huwag mong pakinggan mga sinasabi ko. Okay? Kasi hindi ko naman sinasabing lagi akong tama, but I'm just sharing with you how I do things with my in my own experience, no? At kung paano ko i-handle ng things sa aking pong pamumuhay.